Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo o ipakita kung paano ang paggawa ng homemade spam or luncheon meat. Narito ang ating mga kakailanganing sangkap. Pink salt. Ito po iyon, nabibili po natin sa grocery. 1 teaspoon pink salt. 1 teaspoon white pepper. 1 tablespoon sugar. 4 tablespoon cornstarch. 4 tablespoon patis. At itong ating cold water. Narito po ang gagawin nating homemade spam. Ito po ay 1 kilo. Okay? Umpisahan na po natin ang pagtitimpla. Ito po ay parte ng kasim. Okay? Simpleng-simple lang po ito. Lalagay ko po ang 4 tablespoon na patis. Ayan. Malinamnam po kasi pagkapatis ang ating ipangtitimpla. 1 teaspoon pink salt. Ayan. Ito pong pink salt, importante po ito talaga na panimpla dito sa gagawin nating spam. Kasi po, kung hindi po natin to lalagyan ng pink salt, para lang po, hindi po natin ma-achieve yung lasa ng spam o luncheon meat. Para lang po tayong nag-steam ng giniling. Okay? Lalagay po natin ng 1 teaspoon white pepper. 1 tablespoon sugar. 4 tablespoon cornstarch. Ayan po, malinaw na malinaw ang ating mga ingredient. At ito po, kailangan po ay cold water. Lalagyan po natin ng 1 cup na cold water. Ayan. Ito pong pagluluto nito, ito po yung mahirap na parte. Ito pong paghahalo. Kasi po, kailangan po talaga ay maging sticky siya. Yung talaga pong ano na siya. Sticky na para talaga. Ito lang po yung medyo pagtsatsagaan natin. Kailangan po talaga ay maging yung pong talagang malagkit na siya yung hindi po ba yung giniling pag binili natin ay pinkies. Ito po kailangan yung namumutla na po talaga siya sa paghahalo. Yung naghihibla-hibla na siya sa pagka-sticky. Yan. Tsatsagain lang. Ay! Tsatsagain lang po natin ang paghahalo. Talaga po kasing kailangan ay mano-mano. Ayan. Ayan. Pag medyo po nangangawit na tayo sa sandok, basta po malinis ang kamay natin, pwede na po nating kamayin. Kasi po nakakangawit po sa braso. Ayan, kailangan po talaga kasi ay halong-halo siya. Malinis naman po ang aking kamay, kaya kinamay ko na po. Hindi po ako magbibigay sa inyo ng oras kung gaano ko siya katagal na hinalo-halo o minasa. Basta po ipakikita ko sa inyo kung tama-tama na po yung kanyang texture o yung kanyang itsura na okay na siya para ating yung tamang-tamang itsura po ba para okay na siya sa pag-steam. Okay. Ayan. Okay na po itong ating
pagmamasa. Kailangan po yung ganito talaga. Yan, hibla-hibla na po yung ating giniling. Para po talagang yung pag ating in-steam, eh talaga pong spam na spam talaga yung ating kinakain. Okay? Yan. Kailangan po ang giniling magiging maputla. Yun pong ganitong kulay. Di po ba yung spam? Ganyan. Maputla po siya. Ayan, kailangan po. Ganito ang kalalabasan ng inyong giniling. Okay? Ngayon po, ilalagay ko na po sa ating molder. Ayan. Dapat po talagang diin na diin siya para talagang pag ating niluto eh talagang magiging parang pinong-pino siya. Ayan, talaga pong napakakunat. Ayan, gawin nyo na po ito. Napakaganda po. Minsan, ngayon po lalo, napakamahal ng spam. Gusto nating kumain. Diba, sobrang mahal. Didiin lang po natin para maganda. Ayan, atin na pong nailagay sa ating molder. Ngayon po, babaluti na po natin siya ng aluminum foil. Ayan, okay na po ito na ibalot na po natin siya sa aluminum foil. Okay, ngayon po nakabalot na ang ating tinimplang homemade spam. Ang gagawin naman po nating step ngayon ay i-cured ko po siya ng 5 hanggang 6 na oras. Lalagay po natin siya sa chiller, sa ref. Hindi po sa freezer, ha? Sa chiller lang po natin siya ilalagay. Mas okay din naman po na overnight ang gawin nating pag-cure sa kanya. Eh kung medyo naman po nagmamadali, okay na din po ang 5 hanggang 6 na oras. Okay? Lalagay na po natin para... Okay, lalagay ko na po sa ating chiller ang aking ginawang spam at pagkaraan po ng 6 na oras ay babalikan ko po ito. Okay, heto na po. Babalikan po natin itong aking i-cure na luncheon meat, pork luncheon meat na after 6 hours ay heto na po siya para aking ipakita sa inyo ang pagluluto. 2 klase po ang ipakikita ko sa inyo na pagluluto ng ating homemade luncheon meat o ano ngayon? Okay, spam. Ganito po. Ito po, gagawin ko po dito. Ito po ay aking yeast.
mag-steam. Halimbawa po, wala kayong oven, pwede po kayong mag-steam. Ito po ay i-steam ko ng 45 minutes. Ito naman po ay aking isasalang sa oven sa lakas na 250 degrees Fahrenheit. I-bake ko po siya ng 3 oras sa mahinang-mahina lang po na ating iseset yung oven, 250 degrees Fahrenheit. Ngayon po, ang paggawa po nito, liligyan ko po ng tubig itong, ayan, liligyan po natin ng tubig. Ayan. Okay na po ito. Ito po ay papalitan ko ng foil. Kailangan po kailangan po dalawang ikot po ng foil ang gagawin natin. Ayan. Ayan. Okay na po ito. Yan. Kailangan po dalawang ikot po ng foil ang gagawin natin. Yan. Ganun lang po. Ayan. Ito po, ilalagay ko na po siya sa tubig. Kailangan lang po ay ayan, medyo kalahati po ng salangan natin. Kasi 3 oras po natin siyang ayan. Okay, ngayon po, isasalang ko na po ito sa ating oven. Ayan, sasalang na po natin. Ayan. Okay. Babalikan ko po siya after 3 hours. Pagkaraan po ng 3 oras, babalik po ako. Okay. Ngayon naman po, ipakikita ko sa inyo, i-steam ko naman po ito sa mga 40 to 45 minutes sa kumukulo na pong tubig. Okay. Ngayon, kumukulo na po itong tubig. Lalagay na po natin sa ating steamer. Ngayon po, babalikan ko po ito pagkaraan ng 45 minutes. Ngayon, after 45 minutes, heto na po yung ating in-steam na homemade luncheon meat o homemade spam. Ngayon po, papatayin ko na po ang kalan at palanamigin lang po natin. Okay? Okay, ngayon, pagkaraan ng 3 oras, kukunin naman natin ngayon yung aking binake na homemade pork luncheon meat. Heto na po.
Ayan. Okay, heto na ang ating mga homemade luncheon meat. Talaga pong amoy na amoy lang, napakabango. Ngayon po, palalamigin po muna natin bago natin ilagay sa serving plate. Okay? Napakabango. O, tingnan nyo po naman. Napakaganda. Kaya, pwedeng-pwede po tayong gumawa talaga ng ating homemade luncheon meat. Eh, kung bibili po tayo, talagang napakamahal. Ito po, sigurado pa natin na walang preservative na masyado. Okay? Babalikan po natin, palalamigin lang po natin bago natin islicein. Okay, narito na po yung pinalamig nating homemade luncheon meat. Ngayon po, ipakikita ko po sa inyo, oh, napakaganda po. Papakita ko po sa inyo ngayon, hihiwain na natin at pipretuhin. Heto po yung aking ibinake at ito naman po yung aking in-steam. Okay. Ayan. Napakabango. Tomato. Okay, hihiwain ko na po. Titingnan natin kung na-achieve ba natin yung pagka-luncheon meat niya. Wow! Ayan, nakita nyo naman kung gaano talaga siya kapino. Oh! Napakabango po talaga. Yan, oh. Talagang pwedeng-pwede na. Doon po sa anak ko na napakahilig nito. Baki, pagpunta ko dyan, ipaggagawa kita ng maraming ganito. Okay? Napakahilig po kasi sa spam nung anak kong si Ronel na nasa Ubando. Kaya po, sobra po hilig noon sa spam, sa mga ganito. Ngayon, ayan. Okay. Ngayon naman po, eto na po, nahiwa na. Ngayon po ay ipiprito po natin. Ayan. Ang pagprito po nito ay sa high heat po para po hindi siya tumigas at madali siyang mag-brown. Ayan, talaga pong napakabango. Hindi naman po kailangan natin tagalan ng pagprito kasi po luto na naman po siya talaga. Medyo lang po ilalight brown natin para masarap po yung nagtutupong-tupong siya ng bahagi. Ayan na po. Napakabango, na fried na po natin. Oh, ang napakadami pong lumabas kesa bumili tayo ng spam. Eh, ito po. Ayos na ayos po ito. Pag nagmamadali kayo, meron na kayong ready sa ref, almusal, tanghalian, pwede. Subukan nyo na po ito at okay na okay po ito sa mga anak natin. Alam pa po natin na tayo talaga yung gumawa. Okay, kaya po yung anak ko sa Bulacan. Ayan mo yan. Kaya po yung
anak ko sa Bulacan, eh paborito po talaga nito yung mga paborito po talaga ni nung anak kong si Ronel yung mga ganitong pagkain. Kaya igagawa kita ng ganito. Kaya lang hindi ko pa alam kung kailan tayo makakapunta ng Ubando dahil nga mahirap bumiyahe. Okay? Charan! Heto na ang napakasarap na homemade spam. O tara, itry nyo na to. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Tara, kain na, napakagbang. Hindi kayo magsisisi. Try nyo na to. Oh.